Hey guys, nandito naman tayo ngayon sa mga panibago nating video. So, itong gagawin nating video ngayon guys, medyo makabuluhan ito at siguro marami ang gustong malaman ito. So, ito yung tinatawag natin guys na bypass. So, bakit nga ba binabypass natin guys ang isang electric fan? So kaya natin binabypass yan kasi katulad nito, sira na yung thermal fuse na nandito dito. So ang gagawin natin is ibabypass natin siya. So sa halip na hindi na nat sa halip na dumaan dito yung kuryente sa thermal fuse, hindi na. Kasi kaya nga ibabypass natin. Sa iba tinatawag ito na direct. Tapos mayroon ding jumper. Pero ang term na gagamitin natin is bypass. So paano nga ba i-bypass? So ganito guys. Dito sa ano natin, mayroon tayong bagong motor. Ito ano to eh, hindi pa sira to. So okay pa ito. Tandaan lang natin guys na itong dito sa atin sa ano Pilipinas, ano to, ang color code nito is, hindi ko lang alam kung baka may iba na gumagawa nito sa iba-ibang color code, pero kadalasan pag bumili ka ng ganito is ganito ang kulay, dalawang dilaw, isang puti, isang itim, isang green, isang pula. So normal guys na dito sa atin ang green is common. Common. Tapos ito kapasitor. Tapos dito ito yung 1. Black ang 2 and then 3 is red. So bigyan ko lang kayo ng info guys patungkol sa common. Kasi ibabypass natin ito. Itong kapasitor. Iba, dito tayo kukuha para sa bypass dito sa common. Dahil pagpalagay natin na sira to. Pero ito guys, hindi pa sira to, buo to. Ito ang sira. So ngayon, paano natin malaman kung saan tayo mag-bypass? Gagamitan natin guys ng tester. So ito. So tandaan natin guys, isisit natin kung ang tester niyo ay mayroong buzzer. Lagay nyo sa pinaka buzzer. Yan. So i-check natin kung nakabas ba. So, dito sa ano guys, dito sa motor na ito, mayroong isang linya dito na bukod tanging mayroon siyang buzzer. Buzzer. So iti-test natin guys kung nasaan yung buzzer. So mag-test tayo mula dito. From black to green, wala siyang buzzer. Sa red, walang buzzer. Sa white, walang buzzer. So dito sa dalawa, walang buzzer. Dito guys, meron. So ayan. So ito guys, buzzer to. Sa makatuwid, itong dalawa na to ay common. So common to. So dito dumadaan ang kuryente sa dalawa na ito. So ang ito guys, yung kapasitor niya. So ano ba ipagpalagay natin dito yung kapasitor? Ikabit natin.
so kapasitor. Yan. Dito guys, malaman natin kung nasaan yung common niya dahil buo pa siya. So nung tinest natin ay nagkaroon siya ng buzzer. Yan, nagkaroon siya ng buzzer. Ngayon, paano kung ang sira ay ang thermal katulad nito? So kahit i-buzzer mo siya, hindi siya gagana kasi putol na nga ang linya nito. Ayan. Ganito yan guys. Ito, dumadalo ito, kuryente papuntang thermal fuse, palabas dito sa kapasitor. So paano natin i-test ngayon kung sira to? So dito tayo sa luma. Ito. Ito sira to. So hindi mo matitik dito kung nasaan yung buzzer kasi wala ng buzzer to. Wala, walang linya-linya. Dahil ang sira nito guys, ito yung sira ang thermal fuse. So dito, ito ngayon ang gagawin natin para i-bypass. Dito guys, balik tayo dito sa bago. Kung inyong mga tandaan, dito tayo kukuha ngayon. Kasi dito mayroon siya eh. Oh, mayroon po isa. Ngayon, sarad yan. Dito tayo kukuha dahil putol to. So, dito tayo ngayon mag-test. Pag mag-test ka ng, maghanap ka ng common dito guys, isave mo ito sa times 10. So, times 10 to. Yan. Times 10. Pag naka-times 10 ka guys, kung saan yung pinakamahinang palo, hindi mo kailangan ditong bihasa sa tester. Kung sino yung pinakamahinang palo, yan yung connection ng common. So mag-test tayo guys. Kaya natin ilalagay sa times 10 dahil masyadong malayo ang agwat nila. Madali mong matris. So dito tayo sa 1. Ang itis natin dito guys is itong dalawa, kasi ito yung dalawang kapasitor eh. So itis natin. Ayan. Kung napapansin nyo guys, umabot siya ng 32. Almost 30. 32. Dito tayo sa kabila, yan ang pagkakaiba niya guys. So malayo siya. So dito sa kabila, medyo mataas yung range ng ano natin, pointer. Dito mababa siya. So tulad ng sinabi ko, kung sino yung pinakamababang range, andito yung common. So sa mga tweet, ito yung common dalawa. Pero dito, balik tayo dito sa sira. Kasi ito yung iti-test natin. Kasi hindi na nga ito gumagana guys. Hindi natin makikita sa buzzer. Hahanapin natin siya sa pamamagitan dito. Naka times 10 ka ulit. So mag-test ka. Kung titingnan natin guys kung hanggang saan ang palo niya. Ang palo niya ay nasa ano ba ito? 40 plus. Ito yung common. So dahil dito natin ito maitis, dahil ito wala to. At dito nakita natin yung mababang ano reading niya. Sa makatuwid, ito ngayon guys yung magkasama. Oh. So madali lang tandaan siya. Ito kasi itong isa mas mataas ito eh.
mas mataas ang reading nito. Ayan. Kung ikumpara dito, so ito yung common. So, since na common yan, halimbawa lagyan natin ng kapasitor. Kasi ito nakakabit ang kapasitor dito. Ayan. Kapasitor. Dahil ito yung common guys, ito yung iba-bypass natin. So sa bypass, ganito lang ang gagawin dyan guys. So bypass natin, dito ka nakakabit, ikabit mo dito. Yan. Hindi na natin kailangan guys nasirain to. Hanapin. Ang tawag sa iba dito is opera. Pag inopirahan mo ang isang motor katulad na isang normal na operasyon, maaring tagumpay yung opera mo, maaring tuluyang masira yung motor mo. So ito yung bypass guys na hindi na kailangang sirain lahat. So ito direct na ito sa kuryente. Tapos ito kapasitor. So ganun lang guys pag bypass. Ngayon may nagtatanong, paano kung magkabaligtad ang bypass mo? Dahil nga tulad kanina, ito yung magkasama. Ngayon, paano kung mabaligtad yung bypass mo dito? Halimbawa dito, sa halip na dito dapat, mapunta siya ngayon dito. Masisira ba ang motor natin? Puputok ba? Ang sagot yan guys, hindi. Kaya huwag kang matakot na magkabit saan man dyan, sa dalawa na yan. Although mayroon siyang designated area talaga na doon siya i-bypass. Halimbawa lang na mabaligtad mo siya, malalaman mo guys sa ikot ng isang electric pan. Pag dito siya nakakabit, ang ikot ng electric pan baligtad. So, mapapansin mo yung hangin, magtaka ka papuntang likod. So, pag ganun ang nangyari guys, ililipat mo ito. Hindi siya nasisira at saka hindi ka rin dapat matakot kung sakaling ganun ang nangyari. Ilipat mo na agad sa kabilang side. So, dito siya dapat. At pag kayong ikot niya ay nasa right way na, so, ibig sabihin yan yung connection yan. So, madali lang. Madali lang to. Para dun sa nagtatanong kung nasisira ba ang ganitong klaseng bypass kung magkamali o hindi po masisira yan. Baligtad nga lang ang ikot. Kaya, alam mo na kung baligtad, lipat mo na. So, okay. Sana makuha mo yung ano, konting tutorial. At kung sira-sira mo yung mga ano mo dyan, pwede mo nang ikaw nang gumawa. Kaysa bibili ka ng ganito guys, 250 ito pag binili mo. So, kung kaya naman sa ganitong paraan, mas nakasave ka ng 250 sa madaling salita. So 250 yun nga lang itong ganitong technique guys, medyo hindi nagaanong safety yan sa ano mo, pero ginagawa ito ng mga technician. Ginagawa kahit nga yung mga bagong rewind guys na ganito, itong mga bagong rewind ay wala ng mga thermal fuse to, so parang nakabypass na rin ito. So, makikita mo lang guys ang thermal fuse doon sa mga brand new ng mga electric pan. Pero pagka pinalitan na ng motor yon, ibig sabihin wala nang ano yan. Wala nang thermal yan. Maliban na lang kung gusto mong palagyan, pwede naman talagang lagyan. Ngayon kung sakaling ito guys, gusto nyo nalagyan ng thermal fuse, sa susunod kong video, sasabihin ko sa inyo kung saan dapat ilalagay. Safety ba na ilagay dito sa
dito ang thermal fuse. O dapat nakadikit pa rin dito. So, siguro sa susunod, medyo gabi na. Hanggang doon na lang muna. Salamat. Okay guys, sana nagustuhan ninyo itong video ito at sana kapulutan nyo ito ng aral. Lalo na sa mga baguhan. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, please subscribe to my channel and hit the like, the bell button and like also. So, thank you very much. Bye-bye.